Hi guys, welcome back to my channel. So today is June 16, 2022, the date of my abdominal myomectomy procedure. So this is it. Aalisin na ang aking myoma o operahan na ako. Bali, kasama ko ngayon ang aking asawa. Hi, kinakabahan na ako guys. Bali, 4 a.m. kami pinapunta ng OB ko. Pero 8 a.m. pa raw ako operahan. So magpa-admit na daw ako by 4 a.m. So eto, time check is 5:30. Dahil may mga pinilapan pa kaming form. Ayan, pinagsuot na ako dyan ng lab gown. Then, kinabitan na rin ako ng suero. And, nag-aantay na lang kami kung what time talaga ako operahan. Hi, may ako kinakabahan kaya tumataas ang BP ko. Kaya, nire-relax ko na lang muna ang sarili ko. Kaya, nag-selfie-selfie na lang muna ako. Dahil, ilang nurse na nagsabi sa akin na ang ganda ko daw. Pero need palang tanggalin ng makeup bago operahan. Okay, this is it. After so many hours ay dumating na ang aking mga sundo at dadalhin na ako sa operating room. Ay, actually hindi ko na maintindihan kung anong kaba yung nararamdaman ko. Halo-halo na, hindi ko maintindihan. Talaga may relax ang sarili ko. So by this time ay hanggang dito na lang sa pinto ng OR ang asawa ko. So hindi na pwedeng i-video yung magaganap sa loob. Kaya i-share ko na lang sa inyo guys ang tsura ng myoma na makukuha sa akin. Ayan na siya guys. Sobrang laki niya. Imagine, nagkasya yan sa tiyan ko. Seriously? Ayan pa, homie baby pa siya. Pero sa ultrasound ko, yung malaking yan, yan yung 14 cm, and then yung maliit, yan yung 3 cm. Pero parang lumaki na siya, diba? Hindi nga makapaniwala ang asawa ko nung pinapicture na sa kanya ng surgeon ko eh. Time check, 3 p.m. Okay, operation done at ibinalik na ako sa room ko. Ayan ang itsura ko, para na akong mamamatay. Yung mga kapa ko dyan medyo ngimay pa dahil kabababa pa lang ng tama ng anesthesia ko. Buti natapos na yung halos 2 hours na panginginig ko due to that anesthesia. And ayan, in-advise na ng OB ko na wala akong unan for 8 hours and then no food and also no water for 14 hours naman. And by madaling araw naman ng dito ko, ay pwede na ako sa soft diet like biscuit and water. Sobrang uhun-uhuna ako that time kahit naka-dextrose ako. Hindi naman ako nagugutom, uhun-uhu lang talaga ako. Sobrang sakit kasi nandyan ko kahit anong galaw ko dyan. Bawat kibot ay sobrang sakit. Time check 10 a.m. ay tinatry ko na umupo at kumain mag-isa para mas mabilis ang recovery. Then sabi ng OB ko ay halos 1 liter daw ng dugo yung nawala sa akin. So yung dextrose ko ay pinalitan nila ng iron injection. No need na daw magsali ng dugo. At itong nireseta sa akin ni Doc, pinapainom niya twice a day sa Lexosib, pain reliever ata to, or para sa sugat ko. Ito pa yung isa, Cefuroxime. Ito naman yung twice a day. And ayan, tinatry ko ng tumayo at mag-CR mag-isa dahil inalis na nila yung catheter ko. And by afternoon ay nagpunta ang OB ko para i-check ako at in-advisean kami na pwede na daw ako mag-out. Pero dahil may cut-off ang billing ay tomorrow morning na lang kami makakapag-out. Tiyaran, day 3 na at pwede na kaming umuwi. So nagpalit na ako ng damit at waiting na lang kami ng clearance ng mga nurses and bye-bye na. Room number 407. So ito yung room namin. Bali, ward siya pero mahal siya. 1,752 per day. Bali, 4 patient ang pwede niyang i-accommodate.
So ayun, bali, tatawagin na lang daw kami pag okay na yung computation nila sa aming bill. And kahit morning kami mag-out ay counted naman daw as a whole day itong babayaran na room. So 1,750 pa rin siya. And triplex nga pala namin, yung isang patient na nakasama namin dito sa room ay si Lola. Ayan siya. So hoping for her fast recovery. And ayan na, nakabayad na kami sa bill. Then sinakay na ako sa wheelchair and uuwi na kami. Shout out sa mga nurse na nag-alaga sa akin para sa aking mabilis ang paggaling. And syempre sa aking loving husband, thanks for everything. And of course, ang aking pinakadapat pasalamatan ay si Lord. Ayan, dahil sa aking successful operation. Okay, exit na kami. Okay, waiting na lang kami ng sundo namin, ang ate ko at ang bayaw ko. And ayan, finally, naihatid na nila ako sa bahay ko. So, shout out sa ate ko, si Mary Jane Poblete, at sa kanyang asawa, si Aline Poblete. So, guys, this is it. Magpapagaling na ako. So, thanks for watching, guys. Bye!